She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. And now we come to the queen and the double. Kumari, welcome back again to my channel. Ngayon, gagawa na naman tayo ng isang snack na recipe. Recipe na napakadaling gawin. So, let's start mga kamamsi. Gawa tayo ng pina-level up na churros. Etong ating mga ingredients sa ating gagawin na churros. Kailangan natin ng 2 cups all-purpose flour, 100 grams na buttercup, 2 cups na water, 2 tablespoon na white sugar, isang itlog, 1/8 teaspoon na asin, at kailangan natin ng pangprito ang oil, syempre. So, let's start mga kamamsi. I-mix na natin ang ating gagawin na churros. Isip natin ang 2 tablespoon na white sugar. Isip din natin yung 2 cups na all-purpose flour. Kailangan nyong isip yung gagawin nyo na churros para hindi siya magbuo-buo. Isip na natin, pero may natapon dyan. So, nasip na natin ang ating harina. Paghalo-haloin na natin itong ating asukal at ang ating harina. So, napaghalo-halo na natin ito. So, gawin na natin ang ating churros. Punta na tayo sa kalan. Maglagay tayo ng 2 cups na water. Ilagay natin yung ating 100 grams na buttercup ang brand niya. And then, tutunawin natin dito. Ilagay na rin natin yung ating asin na 1/8 teaspoon. And then, saka natin imimelt yung ating buttercup. Nasa high heat ako mga kamamsi. Imelt muna natin yung ating buttercup. Ayan, oh. Nasa high heat ako mga kamamsi. And then, pagka melt na nung ating nilagay na margarine or yung ating buttercup, pahinain natin mabuti yung ating apoy. As in, low, 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 low heat. And then, pagka low, 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 low heat niya, utay-utay inyong ilagay yung inyong harina. Ayan. Utay-utay pero binuhos na niya. Lagyan na natin lahat. Huwag na natin utay-utayin. And then, saka nyo yan haluin. Nasa low heat pa rin ako. Gagawa tayo ng pina-level up na churros. Makikita nyo mamaya kung anong gagawin nyo. Gagawin ko yung banig. Paghalu-haluin nyo lang itong mabuti, ayan o, para maisama nyo yung harina doon sa ating margarine or ating buttercup. Nasa mahinang apoy ako, nasa low, 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 low heat talaga ito. Pag nyo lalakasan yung inyong apoy, ganyan nyo lang yan, ayan o, para mahalo siyang mabuti. So, okay na ito mga kamamsi, ayan o, napaghalo-halo na natin siyang mabuti. So, i-transfer na natin ito sa lalagyan. Gamit tayo ng piping bag. Kunin na natin ito mga kamamsi. Ahunin na natin. So, ilagay na natin sa ating bowl. So, lagyan na natin siya ng itlog. Isa muna ang ilalagay ko na itlog. Kung kulang ng dulas ay lalagyan ko pa siya ulit ng isa. So, i-mix na natin. Mag-gloves kayo. Medyo mainit pa ito mga kamamsi ko. Napakadaling recipe ito. Haluin yung mabuti para ma-mix yung itlog. Ang baba-baba ng daliri ko. Halu-haluin na natin. I-mix na natin. Ayan. Mas maganda yung kamay ang gagamitin kasi mas madali. Saka para ma-mix talaga yung itlog ng mabuti. Ayan, okay na ito mga kamamsi. Ayan, o. Ihaluin yung mabuti, imasan yung mabuti. Medyo mainit-init pa, pero okay lang yan. Kaya yan ang kamay natin. So, ganito ang texture na hinahanap natin. And then, ilalagay ko to sa piping bag. Kung wala kayong piping bag, pwede kayong gumamit ng cellophane ordinary. Meron akong video na gumamit ako ng cellophane. E-check nyo na lang sa description box yung aking ginawa na ginamitan ko ng cellophane. So, piliin natin ito sa dalawa. Ganyan. Tapos, pasok niya dyan. Tapos, ganyan niya. O, oh, yan. Diretso yan. Hindi niya kailangan magrami-rami pa ng inyong lalagyan. Pasok niya lang dyan yan. Ganyan. Pisil-pisilin niyo para pumasok doon sa ilalim. Gamitin niyo yung dalawang kamay niyo. Para dito yung isa, dito yung isa. Then, itali natin dito sa dulo. Okay na.
Nagkatako ng parchment paper or wax paper. Then, guntingan nyo sa pinakadulo. Depende sa kalaki ng inyong choro sa inyong gagawin. And then, mag-umpisa na tayo. Hawak kayo sa kabilang dulo. Pilipit nyo. And then, hawak sa kabila. Then, yung isa dito. And then, start. Pagtsagaan nyo lang gawin. Yan, iganyan nyo lang yan. Straight lang yan. Yan, pindutin nyo dito. Yan. Magluto na lang kayo. Tapos kung may kapitbahay kayo, eh magsisigaw kayo dyan. Churros kayo dyan! Churros! Churros! O, diba? Di makakabenta kayo? Ayan, i-alternate nyo lang. Ganyan lang, oh. Ganyan. Para kayong naglalala ng banig. Tapos, pindot. Pindot, 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 pindot. And by the way, lagyan nyo ng konting tubig sa ilalim, oh, para dumikit yung inyong parchment paper. Para hindi gumagalaw. O, next naman. Oh, pindutin nyo ulit yan. Ganyan lang. Oh. Ang tiyaga ko, no? Ang ibabaw. Para kayo naglalala ng banig. Itaas nyo yan. Yan. Oh, yan. Ganyan. Tapos pindutin nyo ng konti. Tapos itaas nyo na naman to. Ayan. Itaas nyo. Tapos hilahin nyo ng konti. Tapos ganyan ninyo yan. Next na naman. Ilalim nyo na naman yan. Tapos ganyan. Tapos, ito na naman, buhatin nyo. Iangat nyo. Tapos, ganyan. Ayan. Tapos, iangat nyo na naman to. Ayan. Tigin nyo ng konti. O, isang pislot pa, mga mare. O, tapos, pindutin nyo yung magkabila. Pindutin nyo yung magkabila. Pindutin nyo yan. Pindutin nyo. Pindutin nyo. Then, ganyan. Okay na mga kamamsi. Ah, sige game, duha na na tayo na naman. Basahin nyo yung ilalim. Ganyan. Tapos pagkatapos niya para hindi kayo mahirapan. Ayan, ganyan na naman natin yan. Ayan. Pasok nyo dyan. Ayan. Tapos, iangat nyo yung dulo. Iangat nyo to. Iangat nyo to. Ayan. Tapos, iangat nyo to. Iangat nyo to. Ayan. Ayan. Diba ito nasa ilalim? So, ito naman nasa ibabaw. Ayan, ganyan yan. Itong iangat nyo yung dulo. Tapos, iangat nyo rin to. Ayan, ganyan yan. Ganyan. Ayan. Tapos, pisilin nyo ng konti. Ayusin nyo naman. So, okay na. Lagyan na nyo ng konti. So, ayan yung pinaka-result niya. Para naman sa mga nagmamadali na nanay na always may trabaho na busy. Diba? Mabilis lang. So, eto na mga kumari. Tapos na nating lagyan ng design yung ating ginawa na gagawin na churros. So, magprito na tayo bago umulan. Buksan natin nating stove. Lagyan natin ng oil. Ayan, nasahi tayo mga kamamsi. Medyo mainit na yung ating apoy. Ihulog natin yung ating churros. Tanggalin natin. Ayan. Saka natin siya tatanggalin pag nandiyan na para hindi masira. Ilagay na natin. Ayan. Ilagay pa natin. High heat at medium heat ang gagamitin nyo na apoy. Huwag nyo munang gagalawin until na mag-brown yung tabihan niya. Ang ganda ng result. Baligtarin na natin. Pwede na to. Lagyan pa natin ng isa kasi kasya pa eh. Ng isa. So, tanggalin na natin yung isa kasi nag-brown na.
nating maprito lahat. Lagyan na natin ng asukal. Depende sa inyo sa karami na asukal na ilalagay nyo. So, eto na mga kumari. Tapos na nating magawa ang ating pina-level up na choro. So, tiki man tayo mga kamari. And by the way, gagamit ako ng Hershey na chocolate na pang-dip natin ng ating choros. So, lagyan na natin. Tikman na natin. Sarap na. Nasa sa inyo na kung lalagyan nyo siya ng ganito. Ilalagay ko sa description box yung kuna namin na ginawa, na ginamitan ko ng Milo. Kung gusto nyo na ganon ang gawin nyo. Masarap siya mga kamamsi, i-try nyo at siguradong magugustuhan ng inyong mga anak. Ganito kalalaki ang gawin nyo para crispy siya. Ang sarap niya. Shout out sa aking mga members. Nori Cooks, Shami Tan, Wally Ayunar, Aris Chavez, Judge Foodie and More, Miss Feliz, Kusina ni Senny, Kusineran Pantayanon, Doris the Explorer, Artisan Art, Lola Villan and Family, Ivan Gilin Rafaner, Marily Duhay Lunsod, and Emilita P. Abria. Pasensya na po umulan. If you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel. And